gabi, Pilipinas! Kinalakihan nating lahat ang panunood ng cooking show sa telebisyon. At alam nyo, kami rin ni Alex, nung bata pa kami, naabangan namin kung ano ang niluluto sa mga cooking show. Ganun kami na-impluensyahan ng mga napapanood namin noon. Sa iba naman, yung paraan nila para matuto ng iba't ibang mga recipes. At swerte na tayo ngayon kasi hindi na natin kailangan mag-abang pa kung anong araw at anong oras ang cooking show dahil anytime pwedeng-pwede na nating mapanood kung paano ba lutuin ang iba't ibang klase ng mga pagkain through these online personalities na pinapanood ko at kung sino-sino sila, let's all watch this. Tinakam nila tayo hindi lang sa kanilang mga lutuing pinopost online. Inaaliw pa nila tayo sa kanilang mga one-of-a-kind hiritan. Perfect combination! Sana all nagmamahal, diba? What's up, Aholina? He's an entrepreneur, educator, author, and chef. Mula sa kanyang mga hugot lines hanggang sa kanyang mga unique cooking and baking techniques, his 1.4 million YouTube subscribers are very grateful dahil hindi lang pambahay ang kanyang mga ipinapakitang lutuin. Pwede rin pang negosyo. Wangba! Nawasa! Butcher! Ilan lamang yan sa mga pinauso ng ating susunod na bisitang chef. Talagang napagalaw niya ang baso ng kanyang 1.3 million Facebook followers. Hindi lang sa kanyang mga easy-to-make recipes at food reviews. Dagdag aliw pa ang tandem hirita nila ng kanyang anak. And of course, ang ninong ng bayan. With his 1.62 million YouTube subscribers alone, hindi maikakaila that he changed the way we see chefs prepare and cook food. From his practical tips sa pagluluto hanggang sa kanyang cooking style, patuloy siyang nagbibigay saya sa atin. Yes, kasama natin ngayon ang tatlo sa pinakasikat at pinapanood na chef sa online world. Kasama natin si Chef RV Manabat, Cheffy Hazel, and of course, Ninong Rai Reyes. Yung pandemic ba, doon nag-start yung mga vlogs ninyo, yung online cooking show? Yes, yes. Si Ninong Rai kasi nabalitaan ko, medyo masalumuot yung 2020 para sa'yo. Oh, maraming pinagdaanan. Yes, maraming pinagdaanan. Ang nangyari po nun talaga is tulad ng lahat, tulad ng lahat ng tao, nagpasara yung business na. Overnight, bilang taong isang workaholic, overnight, nawalan ka ng trabaho bigla. Parang maghahanap ka ng bagay ng pagtutunan mo uli ng focus and energy. Plus, kakagaling ko lang din sa breakup nun. So parang naghanap ako ng, yun nga, ano ba ako? Ano ba yung ginagawa ko para sumaya ako? Bumalik ako sa pagluluto. Tapos, andito na tayo ngayon. Hindi ko alam paano nangyari. Ang galing na sa 2 years ago. Imagine mo 2 years ago nung sinimula mo yun. Pero ang balita ko kasi, mag-classmate kayo? Yes! Mag-classmate kayo? Hindi pala alam. Hindi ko alam. Magkakakilala kayong tatlo? Yes, ako. Bali kami, ako hindi pa ako talaga nakikilala sa ano sa vlogging. Si Ninong Rai talaga, super duper lodi ko siya. And, alam mo na. Tapos, hanggang sa vlog-vlog, ganyan-ganyan. Tapos, hanggang nung nakikilala na, si Chef RV naman, nag-collab kami. Yes. So, recently lang. Oo, recent lang. Tapos si ano naman si Ninong Rai, pinaglutuan ko ng palabok. Hoy. Sarap na. Sarap. So yung sa'yo din, Chef Hazel, nung pandemic din yun, nag-start? Oo. Pandemic siya, pero parang ano lang, TikTok pa lang. Short ano format na video pa lang. Tapos, nagtrabaho ko, di sabi ko parang kailangan ko na magtrabaho, no? Kasi single parent ako. Nag-work ako sa hotel as sous chef. Pero, habang nagtatrabaho ako, tinutuloy ko pa rin yung vlogging, tinatawid ko pa rin, nilalaban ko pa rin. Tapos parang sabi ko, nahihirapan ako kasi naapektuhan yung trabaho ko. At the same time, naapektuhan din yung vlogging ko. Hindi ko na mabalance ba, ganun. So sabi ko, kailangan ko na siguro talagang mag-focus sa isa lang. Kailangan kong may isakripisyong isa. Ayun, nag-resign ako. Tapos, leap of faith. Oo. Tapos dinire-diretso ko. Tapos awa naman ni God, talagang tuloy-tuloy, no? Yes. Ang galing, dami nagbukas ng opportunities. Oo. Si Chef RV, grabe yung background niya. Kailan ka nag-start magluto? 9 years old. Yes. Ay, pareho tayo. Gaya-gaya ko. Ano yan? Ano, tinutulungan mo yung nanay mo or ikaw hindi, na talaga? Nagluto ko ng hot dogs. Oh. Mm. Yung hot dog siniwa ko, tapos inadobo ko, nilagyan ko ng adobo. Soy sauce, vinegar, tapos konting asukal. So doon ko talaga na-realize na gusto ko sa kusina, nandun yung happiness ko in the kitchen. So kamusta nung pandemic when you started your
online journey sa cooking show? Kasi pre-pandemic, meron akong boutique cooking school. So, nung nag-pandemic, sabi ko sa kapatid ko, anong gagawin ko? Parang namimiss ko yung ginagawa ko every weekend. Sabi niya, ba't hindi ka mag-shoot and then i-post mo sa Facebook? Yun just for fun. So, ginawa ko and nagulat ako na, huy, parang may mga nanonood pala sa akin. Tapos, pag nanood sila, ano po yung next nyong ipapakita sa amin, ituturo. Mm-hmm. So doon nagsimula, nagtuloy-tuloy na. And hindi na ako nakaalis doon kasi na-enjoy ko din. Kasi alam mo, feeling ko kaya kayo yung top 3 online chefs na pinapanood ng mga netizens natin. It's not just because of the recipes. What makes the three of you stand out is your personalities. Kasi di ba, yun ang pinapanood nila sa inyo. Like si Ninong Rai, parang pag nagluluto ka, parang kabarkada ka lang na nagkukwento, parang nagluluto lang kayo sa kanto. Yeah. Yung feel na gusto ko rin i-provide sa kanila na hindi ito katulad ng mga culinary instructors namin before na very strict. Yes. Diba? Like, hindi mo kailangan maging ganun para mag-enjoy sa pagluluto. Yes. True. Basta masarap lang. Alam mo yun? Tsaka enjoy the process. Anong feeling na hindi lang kayo chef, ngayon influencers na kayo? Well, nakakagulat. Mm-mm. Tapos nakaka-challenge din. Kasi syempre, alam mo na yung expectation ng tao is mas mataas na, hindi lang pagdating dun sa pagluluto, kung hindi ikaw mismo as a person, kailangan meron kang patunayan and maganda palagi yung ipapakita mo. May pressure ba? Sobra. Ako, hindi ko gusto yung term na influencer. Eh. Mm-hmm. Kasi parang dating dapat lagi akong mabait. Hindi ka pwedeng bargas. Hindi pwedeng ganun. And dati-dati, ito, totoo to, dati sinasabi ko, hindi ko naman sila pinilit na ma-influensyahan ko sila. Mm-hmm. Choice pa rin nila yun. Mm-hmm. Pero parang as I go down the line, na-realize ko na it's part of it eh. Hindi mo pwedeng i-cherry pick yung mga bagay-bagay na kasama dito eh. Medyo kailangan mong maging mas maayos na tao kasi may mga batang nakatingin sa'yo. Parang mas gusto ng tao ngayon yung when you're true to yourself, mas nararamdaman nila yung authenticity. Yes. I read something na yung job is what you're paid for and your passion is what you're called to do. Yes. At yun yung feeling ko dun, meron ng mga chef. Mm-hmm. Kasi hindi ito parang profession sa inyo. It's something that you love to do. It's a calling. It's a passion. Totoo. Mm-hmm. Totoo yan. Diba? Alam nyo ba, Miss Toni, dati, nung nanonood lang ako ng TV, no? Natutuwa ako dun sa mga ibang TV program na nagta-travel, kumakain, at the same time, kumikita. Mm-hmm. Diba? Sabi ko sana, balang araw, pag talagang nakatapos na ako, ganun, and marami na akong narating, sana ganun na lang din yung mangyari sa akin. Yung hindi ko na kailangan umalis ng bansa para iwan yung anak ko. Mm-hmm. Napakasaya ko, parang grateful talaga ako na nakakapagluto ako, nakakain ako sa kung saan-saan. Kami na yung binabayaran na hindi na ako umaalis dito sa Pilipinas. So, nagiging maayos na lahat talaga. So, naniniwala kayo doon. So, if you follow your passion, the profit will follow. Yes. Ano yung pinaka-fulfilling dun sa ginagawa niyo? Well, yung makita mong nakatulong ka sa ibang tao. And nakakagulat yun. Kasi minsan, katulad sa akin, I'm sure kay Ninong Rai and kay Hazel Cheffy, marami din. Yung biglang may nag-message na natanggal po ako sa trabaho, nagsara po yung pinapasukan ko, and dahil sa chocolate cake mo, may naipambayad kami ng Meralco, may naipambayad ako ng tubig. Very rewarding. Yes. Totoo. Parang yun nga yung naisip ko, no? Nung pandemic, ang daming nawala. Tapos marirealize mo, dun sa dami na nawalan, akala mo nandun yung miracle mo, akala mo nandun yung mga pangarap mo. Kung ano pala yung natira sa'yo, pwede ka magsimula doon. Kasi doon lang kayo nag-start eh. Kung ano yung natira, yung skill, yung passion, yung dedication, hindi yun mawawala sa'yo. You can always start again. And alam niyo po, Miss Toni, sa amin, sa mundo namin, marami kaming mga bashers na ayaw sa amin, di ba? Ang need bashers kayo? Opo, kala nyo kayo lang. Mm-hmm. Kami din. Oo, ako lang. Kala ko kasi minsan ako lang eh. Naku, Miss Toni, kami, ako... Marami. So, marami. May basher ang cook. Ang mga nangyari ko. Dati nagtataka rin ako. Na-realize ko na, bakit ba sila nagagalit na nagluluto lang naman ako? Mm-mm. I realize na ang pagkain kasi is very personal. Yes. Ngayon, kapag ginawa mo yung bagay na yun sa atake mo, ikaw na may mas malaking platform, parang sinasabi mo sa tao, ay, mali ang kinalakhan mo. Mm-mm. And it's never a good feeling. Yeah. Feeling nila na ano, parang na nadidiscredit yung alam nila. Yes. Parang so, paano nyo ina-handle yun? Like yung sa'yo, RV, meron ka bang sinabi sa'yo na talaga, ay, napaganong kayo? Marami. Kasi parang
ako mahilig ako sa pasta. Oh. And yung may tinuro akong pasta, pag seafood pasta kasi, 'di ba sa Italy, hindi sila naglalagay ng cheese. Yes. Eh ako para bang kasosyo ko ang cheese company. Oh, naglagay ka na naman ng madaming cheese, hindi naman kami naglalagay ng ganyan. So parang sasagutin ko silang, kung sa bahay niyo hindi kayo naglalagay, dito sa bahay namin naglalagay kami kasi dito kami masaya. Yes. So cooking is about happiness. At ito yung nakalakihan namin, parang gano'n. So ilagay mo kung ano magpapasaya sa'yo dyan, nasa sa'yo yan. Gusto namin ipakita sa mga tao na kung ano yung kaya lang ninyo, kung ano lang yung meron kayo, inang ano, gamitin ninyo, di ba? Para makapag-create kayo ng mga masasarap din na pagkain. Ikaw, Ninong Ray, what is cooking for you? Ano yun? Love language yan. Mm-hmm. Di ba? Yun yung para sa akin yun ang greatest expression ng love language. At least for me. Iba-iba naman tayo ng love language. Pero para sa akin yun talaga. Ang ganda. Alam niyo, hindi matatapos ang episode na to na hindi natin matitikman at makikita yung mga signature dishes ng ating mga chef sa pagbabalik namin yan.